Hindi ako pinansin, sinundo kami sa airport kasi nandito yung anak niya, tapos nasa Pinas kami ni baby, nakabakasyon kami. Tapos unang-una na magkita sa airport dito sa Barin. Tapos nung sinundo... kita guys, yung panganay na lalaki, hindi ako pinansin, sinundo kami sa airport kasi nandito yung anak niya, tapos nasa Pinas kami ni baby, nakabakasyon kami. Tapos unang-una na magkita sa airport dito sa Barin. Tapos nung sinundo kami, hindi ako pinansin, si baby lang yung pinansin ng panganay na lalaki. Tapos yung pangalawang anak, yung bunso, 22 years old. Ano, mabait kasi, pinansin ka agad ako, nagbiso-biso pa. Pero yung panganay, hindi talaga ako pinansin. Kinabukasan na ako pinansin. Kumain pa kami ng dinner magkasama, pero tahimik lang. Parang hindi ako tanggap. Tapos, yun. Hindi ko yun makalimutan na hindi ako pinansin, inignore ako, pero si baby kinarga-karga niya. Pero lagi na kami nag-uusap ng mga anak niya, nung hindi pa kami nagkikita, doon pa lang sila sa India, tapos dito na ako sa bahay. Lagi kaming nagkakausap kasi binibigay ng tatay niya yung cellphone pag nag-uusap sila. Tapos yung panganay sobrang parang suplado, pero yung pangalawa napakabait. Mabait. Una pa lang kasundo kami sa gala, sa nagagala kami lagi, nagkakape, nagro-road trip, sobrang bait po. So never kami kahit isang beses, never kami hindi nagkasundo. May mga times na na hindi ko iniimik. Kasi minsan siyempre naaasar tayo, may mga hindi tayo gusto sa kanila. Pero siyempre sa respeto natin, wag na, pinipiliin na lang natin na wag magsalita ng kung ano-ano, manahimik na lang kung meron ka mang hindi gusto. Yun yung kasi... mas okay yung manahimik ka na lang kaysa sa magsalita ka pa ng kung ano-ano. Tapos, pag may tupak ako, nagkukulong ako sa kwarto. Tapos, pag okay na ako, sabihin ko na lang, pasensya na kayo, ganito, ganito. Kasi may mga araw naman na hindi tayo okay. So, yun, sobrang magkasundo kami ng anak ng asawa ko, walang problema. 5 taon na sila nandito sa amin. Never kami nagkaaway o mababait. Tapos may nagtanong ano daw tawag. Walang tawag, hindi rin ng pangalan, diretso na lang salita. Nung una, auntie ang tawag, pero ayokong magpatawag ng auntie. Ayokong tinatawag ng auntie. Tapos, nagtatrabaho na rin sila, tapos mabait. Ang gustong-gusto ko sa kanila kasi sobrang spoiled nila yung anak ko. Yun lang naman yung happiness ko talaga. Mahal nila yung anak ko, mahal ko rin sila. Yun. Importante kasi sa akin yung ayusin nila yung pakisama sa anak ko. Kasi pag nanay ka na, anak mo ang... unang-una mo yung mong isipin. Yun, walang problema sa amin ng anak ng tatay, ng anak ng asawa ko. Tapos, So, yun lang guys, wala kaming problema ng anak ng asawa ko dati. Kasi,
Ganun lang naman yun. Kung marunong tayo makisama, wala namang problema. Walang tao na hindi natin makasundo kung marunong tayo makisama. So, yun lang guys. Thank you. Salamat sa panonood. Ingat kayo lagi. And God bless you all. Salamat. Given that's how we live it, don't be mad at the system, it's simply how we've existed.